Ang Suratul Ikhlas o ang kabanata ng Al-Ikhlas, nang ibig sabihin nito ay ang katapatan. Sadyang na napakarami ang kapahayagang na ipahayag patungkol sa kabutihan at kahalagan ng kabanatang ito. At bakit nga hindi? Ito ay punong-puno ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunghayin muna natin ang kahulugan nito upang mapagtanto natin ang ganap na kaisahan ng Allah na siyang ipinahayag ng kabanatang ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul huwa Allahu ahad." Sabihin mo, O Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Allahu samad. Ang Allah ang sandigan ng lahat ng pangangailangan. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang makatutulad na sinuman o ano paman. Tunay ngang tigib ng pagpapatunay sa kaisahan ng Allah ang banal na kabanatang ito. Kaya nga naman, napakaraming ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpapatotoo sa kabutihan at kahalagan nito. Magbigay na lamang tayo dito ng mga ilang kapahayagan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya nga, "Man qaraa kul huwallahu ahad hatta yakhtatimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Nang ibig sabihin nito, ang sino mang makapagbasa ng kul huwallahu ahad hanggang sa ito ay matapos niya ng 10 beses, siya ay patatayuan ng Allah ng isang palasyo sa paraiso. Sadyang napakahalaga, napakaiksi at napakasimpleng basahin ang kabanata na ito, subalit napakalaki ang pagpapala at biyaya na ipinagkakaloob ng Allah dahil lamang dito sa talatang ito o sa kabanatang ito. Ang kabanatang ito ay tumutumbas sa gantimpala ng ikatlong bahagi ng Quran. Na ang ibig sabihin, kapag ka isang Muslim, mananampalataya, ay nabasa niya ito ng 3 beses sa isang gabi o sa isang araw, nakamit niya ang gantimpala ng pagbasa ng buong Quran. Pero hindi naman maituturing na nabasa niya ang buong Quran. Ang sinasabi natin dito ay makakamit niya ang gantimpala at hindi ang pagbasa. Ang gantimpala ng buong Quran, kung ito ay nabasa niya ng 3 beses sa isang araw o sa isang gabi. Kaya, dapat lang araw-arawin natin ang pagbasa ng kabanata na ito. Lalong-lalo na bago ang pagtulog ng sa gayon ay nakakamit natin ang dakila at napakalaking gantimpala na siyang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya upang kanilang mapag-ibayo ang kanilang pananampalataya.